Welcome to Brethren in Christ Christian Ministries. Magandang araw po sa lahat po ng taga-subaybay ng online service po ng BCCM, lalong-lalo na po ang nandito sa bansa at maging sa nasa ibang bansa. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago yon, tayo po muna ay manalangin. Banal at makapangyarihan naming Diyos, minsan pa sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus, ang kaluwalhatian mo at karangalan mo po ang aming pong nais na itaas, Panginoon. At ikaw po ang kumilos sa aming pong pag-aaral ng salita at ikaw po ang kumilos, O Lord God, sa bawat isa po sa amin na nanunood, nakikinig upang malaman po namin ang kalooban mo po sa aming buhay. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po sa madalas na nakakalimutan ng mga tagasunod ng ating Panginoon, kung bakit madali silang matangayo, Panginaan, ng loob sa panahon ng mga kahirapan, pagsubok, problema sa buhay, ay kung sino siya sa buhay at ano ang magagawa niya sa ating buhay. Sino nga ba ang Diyos sa panahon ng kahirapan, kagipitan, pagsubok, problema, simple as trouble? Bakit hindi natin kailangan matakot kahit na sinasabi ng marami mas peligroso ngayon ang buhay? High risk ang infection ng virus ngayon. Ano ba si Lord at sino siya sa kanyang mga anak? Ang sabi po sa Awit chapter 46 verse 1 to 3, ang Diyos ay suma sa atin. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo may mayanig. Kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig mangimbal. Iba't ibang major disaster ang sinabi ng sumulat na maaaring ikatakot ng maraming tao. Ang layunin po ng Awit chapter 46 is to encourage us to hope and trust in God and His power and providence and gracious presence with His people in the worst of time. And to direct us to give Him the glory of what He has done for us and what He will do. Ang event po ng Awit 46 ay naganap sa panahon ni Haring David sa matagumpay niyang laban sa mga Assyrian at sa mga Ammonites na matatagpuan natin sa 2 Samuel chapter 8. At ang layunin ng awit na ito na ni Haring David is to take comfort in God when things look very black and threatening. Sa panahon ni Martin Luther, isa sa mahalagang panawagan niya kapag maraming discouraging news ang kanyang nababalitaan, lagi niyang sinasabi na alikayo, awitin natin at talalahanin ng 46 Psalm. So, napaka-memorable po ng awit na to. Katulad po ngayon, masyado pong threaten ang virus. Ang iba na wala ng trabaho. Kapag hindi mo kilala ang Panginoon sa buhay mo, maaari kang matakot at tumigil sa ginagawa mo, lalo na sa ginagawa mo sa Panginoon at maaari kang panginaan ng loob. Gusto po ng Diyos na malaman natin sa araw na ito na siya ay nasa atin sa gitna ng trouble ng buhay. Meaning, whenever we are in trouble, God is with us. Ang sabi niya, He is our very present help in trouble. Sabi po niya sa Awit 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ang aklat po ng mga awit katulad ng Psalms 46 ay personal na karanasan ng sumulat. Kaya mismo ang kanyang sinasabi sa kanyang awit, hindi na kailangan pang gamitan ng iba't ibang theology para maunawaan. Ang sarili nilang karanasan sa Diyos ang kanilang ipinapahayag sa atin upang maging halimbawa natin sila sa kaalaman natin sa Diyos kung sino at ano siya sa ating buhay bilang kanyang mga anak. Sa ating pong panahon, mayroon pong dalawang trouble. May tinatawag pong common and personal trouble. Ang kalagayan po natin ngayon patungkol sa COVID-19 ay maituturing po natin siyang common trouble sa buhay dahil buong mundo pare-pareho nararanasan. Sa personal trouble, pwede po sa family, sa health, relationship, finances at iba pa.
Sa panahon ganito, kilala mo ba ang Diyos kung sino siya sa buhay mo bilang kanyang anak? Who is God in our life in times of trouble? Sa panahon ng mga Israelita sa pamumuno ni Haring David, sino nga ba ang Diyos sa panahon ng kanilang kagipitan? At sino ang Diyos sa panahon natin sa oras din ng kagipitan? Ang kanilang pakikipaglaban sa mga Assyrian at mga Ammonites ay isang napakalaking trouble ng kanilang buhay. Pero pinagtagumpay sila ng Panginoon dahil sa kanilang pagtitiwala sa Kanya. Kaya naisulat ni Haring David ang Psalm 46 ay dahil napatunayan nila na ang taong nagtitiwala sa Diyos, siya ang kanilang una, ang Diyos ang kanilang kanlungan sa kalagitnaan ng kaguluhan. In verse 1 ng Awit 46, ang Diyos ay sumasa atin, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan. Yan po ang maliwanag na kapahayagan ni Haring David kung sino ang Diyos sa panahon ng kanilang kagipitan sa mga nagtitiwala sa Kanya. At kapahayagan ng Biblia kung sino ang Diyos sa ating panahon sa oras ng kagipitan. Sa panahon ng kanilang pakikipagdigma, sa pamumuno ni Haring David, napakahirap ng kanilang kalagayan. Lagi nilang kanlungan ay ang Diyos. Hindi sila pinababayaan ng Panginoon kahit hindi papatas ang laban pero pinagtatagumpay sila ng Panginoon. Kaya nga po sabi po ng 2 Samuel chapter 8 verses 5 to 6, ang napatay nilang tumulong kay Hadadezer na mga taga-Syria buhat sa Damasco ay 22,000. Nasakop din niya ang lugar na ito, kaya nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram malapit sa Damasco. At pinagbuwis niya ang mga taga roon sa tulong ni Yahweh. Si David ay nagtatagumpay saan man siya magpunta. Kaya nga po, ganito ang kanyang panawagan sa kanyang awit dahil sa pagkanlong sa kanya ng Panginoon. Sabi niya po sa Awit 62 verse 8, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa kanya ilagak ang inyong pasaning ngayon dinaranas. Siya ang kublihang sa ating lulunas. Ang susi para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay bilang kanlungan ay pagtitiwala. Punong-puno ng pagtitiwala si Haring David dahil sa Diyos kung bakit sa anumang kagipitan nagtatagumpay siya. Punong-puno siya ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kahit saan siya pumunta, lagi niyang sinasangguni ang kanyang gagawin. Kapag sinabi ng Panginoon, sugod, susugod sila. Kapag sinabi ng Diyos, hindi sila susugod. Nakadepende sila kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Yun ang malaking pagtitiwala ni Haring David. Kaya siya ang kanilang naging kanlungan. Alam mo mga kapatid, may pasanin ka ba ngayon? May problema ka ba ngayon? Mayroon ka bang common trouble, personal trouble na naranasan sa buhay mo? Ang kailangan mo lang gawin, magtiwala ka sa Kanya. At siya ang lulunas ng pasanin mong iyan dahil siya ang ating kanlungan. At ano ang kanyang pangako? Kapag ginawa nating kanlungan ang Panginoon dahil sa ating pagtitiwala sa Kanya, sabi niya sa Awit 91 verse 1, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Sa verse 2 sabi niya, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Imagine niyo po, muog at tahanan. Ang taong nagtitiwala sa Panginoon, magiging muog mo ang Diyos. Ganun katibay ang isang taong nagtitiwala sa Diyos. Kaya si Haring David, pinagtagumpay siya ng Panginoon dahil sa pagtitiwala niya. At siya ang kanlungan ng mga taong nagtitiwala. Sa anong bagay natin siya nagiging kanlungan sa buhay? He is our shelter in the storm of stress. Siya yung ating kanlungan sa panahon ng kabalisaan. Sabi po ng Mateo 6:25-33, kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nag-aasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo makapag
papahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang kabalisahan. At bakit kayo nababaghabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni umahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon na hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon ay kinabukas ay ginagatong sakalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya? Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pag-arian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Alam niyo po, ang laging dahilan ng stress ng tao ay mga bagay na kailangan niya, yung necessities, ayon po doon sa ating mga binasa. Pero ang sabi po ng Panginoon, ang solusyon po sa stress ay ang verse 33. Paano ito magiging solusyon at maging kanlungan natin? Unahin natin ng Panginoon. Yun ang way ng pagtitiwala mo. Kapag inuna natin ang Panginoon sa buhay mo, magiging madali ang pagdadala ng stress. Hindi po nawawala ang problema sa buhay, pero sa panahon ng bangga nito, sino ang pinagtitiwalaan mo at kinakanlungan mo? Pangalawa, He is our shelter in the storm of sorrow. Ang Diyos ay suma sa atin. Sabi niya, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at andang saklolo kung may kaguluhan. Siya ang andang saklolo sa anumang kalungkutan. Ang problema kapag malungkot ka kung saan-saan ka pumupunta. Kapag malungkot ka, pumupunta ka sa alak, sa bisyo, kung kani-kanino. Nandiyan ang Diyos, kapatid. Handang makinig sa iyo at sumolusyon sa problema mo. Gaya po ni Haring David, ang bigat ng kanilang trouble sa buhay, kanino siya lumalapit? Sa panahon ng kanilang kagipitan, sa panahon ng sorrow, inong kalungkutan nila, kanino sila lumalapit? Sa Diyos. At ang Diyos ang andang tumulong, ang andang magbigay ng kasagutan sa ating mga problema. Ang pangalawa, who is God in our life in times of trouble? Ang Diyos ang ating lakas sa gitna ng kaguluhan. In verse 1, ang Diyos ay suma sa atin. Ang Diyos ang ating lakas. Tingnan niyo po kung paano binigyan ng lakas ng Panginoon si Haring David dahil nagtiwala siya sa Kanya. In 2 Samuel chapter 8, verse 5 to 6, ang napatay nilang tumulong kay Adadeser na mga taga-Syria buwat sa Damasco ay 22,000. Nasakop din niya ang lugar na ito, kaya nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram malapit sa Damasco at pinagbuwis niya ang mga taga roon. Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtatagumpay saan man siya magpunta. Ang labanan ay isang mabigat na trouble sa buhay. At dahil sa Diyos sila nagtitiwala, binibigyan sila ng Diyos ng sapat na lakas para magtagumpay sa labanan. At sa pamamagitan ng kanyang lakas, tayo ay kanyang gagabayan. Ito po ang pangako niya sa atin ngayon. Sabi po niya sa Exodus chapter 15 verse 13, tapat kang mangako, ang iyong tinubos, iyong inaakay sa bayan mong banal. Sa pamamagitan din ng kanyang lakas, tayo ay kanyang iniingatan. Awit 18 verse 32, siyang sa aki nagbibigay lakas, sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa pamamagitan din ng kanyang lakas, lumalakas din tayong tulad niya. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumalakas agad ako. Grabe po mga kapatid. Ang lakas ay nanggagaling sa Panginoon. Kapag ikaw ay nakakaranas na ng panghihina ng loob dahil sa mga trouble mo sa buhay, common trouble, personal trouble, alam niyo po, ang ating strength ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya huwag po tayong magatubili na magtiwala sa Diyos. Gaya po ni Haring David, sobra-sobrang bigat yung trouble na nararanasan niya dahil sa labanan.
Pero binibigyan sila ng sapat na lakas ng Panginoon para labanan, para magtagumpay. Ngayon kapatid, nandyan po ang virus. Marahil pwede kang matakot kapag hindi mo naintindihan kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Pero ito po ang kanyang pangako sa atin. Lahat ng nagtitiwala sa kanya, siya ang ating magiging lakas. Yun po ang totoo. Pangatlo, who is God in our life in times of trouble? Ang Diyos ang ating kaaliwan sa gitna ng kabagabagan. Ang Diyos ay sumasa sa atin. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at andang saklolo kung may kaguluhan. Gusto ng Panginoon na siya ang ating maging kaaliwan. Ibig niya tayong laging tulungan sa ating kabagabagan at bigyang kaaliwan, pero madalas hindi niya tayo natutulungan. Sa dahilan po, tinatanggayan natin siyang manguna sa atin. Sana po matuto tayong bitiwan ang ating pagiging general manager ng ating buhay para magawa ng Diyos ang magandang nais niya sa atin. Hindi magagawa ng Diyos ang kanyang magandang layunin sa buhay mo hanggat ikaw ang nasusunod, hindi siya. At lalong hindi mo siya magiging tunay na Panginoon hanggat ikaw ang nasusunod sa buhay mo. Matatagpuan ang tunay na kaaliwan sa banal na Espiritu. Ang sabi po ng John 14:16, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng salibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at nasa inyo. Sa panahon ng kagipitan, ang banal na Espiritu lamang ang makapagbibigay ng tunay na kaaliwan sa tao. Kaya lang ang tanong, aware ka ba at ninanais mo ba siya? Para kahit anong sitwasyon, payapa at masaya ka pa rin. Hindi natin matatagpuan ang tunay na kaaliwan ng buhay sa panahon ng trouble, kagipitan, problema sa ibang bagay, kundi sa pamamagitan po ng Espiritu ng Panginoon. Kaya ang taong aware sa Espiritu ng Diyos, sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu, siya ang makakatagpo ng tunay na kaaliwan sa buhay sa gitna o sa panahon ng ganitong kalagayan. Mahirap po ngayon ang kalagayan. Alam niyo po, masyadong peligroso. Kaya marami po ang mga tao ngayon na nagkakaroon po ng anxiety dahil po sa ganitong sitwasyon. Wala silang kapayapaan sa buhay. Pero ang tao, sabi nga po, ang taong aware sa banal na Espiritu, siya ang magiging mga aliw niya. Kahit anumang panahon, kahit anumang sitwasyon. Matatagpuan ang tunay na kaaliwan sa salita ng Diyos. Pangalawa, kung saan matatagpuan ang tunay na kaaliwan sa salita ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 15 verse 4, ano mang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Ang salita ng Diyos ay napakalaking bagay para po pagkunan po natin, pagugutan po natin ng kaaliwan sa buhay. Kaya nga po, yung pong sinasabi po ni Martin Luther, every time na magkakaroon po siya ng makatanggap siya ng masamang balita, sabi niya, let's sing and remember the 46th Psalm. Yun po ang salita ng Diyos. Lagi siyang pumupunta sa salita ng Diyos. Lagi niyang ang hugot niya sa salita ng Diyos. Kaya nakakaroon sila ng tunay na kaaliwan sa gitna ng ganitong kalagayan. At sabi rin po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 18, kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Well, napakalaga po ng salita ng Diyos. Dito mo lang matatagpuan ang salitang nakakapagbigay ng kapayapaan at kaaliwan. Ang tanong, gaano kadalas mong binubuksan ang Bible mo? Pag gusto mo lang ba o kapag wala kang magawa? Basahin mo ang Bible araw-araw para makita mo ang mga salitang nagbibigay
inspirasyon. Gayahin po natin si Martin Luther nung kanyang kapanahunan. Lagi niyang sinasabi, pag may problema, let us sing, let's come. Sabi niya, and remember, 46 Psalm, which is the Word of God. Dahil doon sila kumukuha ng lakas, doon sila umuugot ng kaaliwan. Matatagpuan ang kaaliwan, pangatlo, sa mga kapatid. Sabi po, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Sa tuwing may problema, kanino ka madalas lumapit? Siya rin David, pag may problema, una, sa Diyos, pangalawa, sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Lagi siyang umigi ng payo doon sa tamang tao. Alam po, meron po akong isang ilustrasyon dito, isang kwento. Meron pong isang lalaki na nagpunta sa isang pastor para mag-confess ng kanyang sarili. Ang sabi ng lalaki, ang buhay ko po'y nasa totoong masamang kalagayan. Gaano kasama? Tanong ng pastor. Habang inihimas niya ang kanyang ulo at habang ito umiiyak. Ang sabi ko, gaano kasama? Tinanong uli siya ng pastor. Sumagot po ang tao na wala po ang lahat sa akin. Ang Diyos na lang ang natira. Itinayo ng pastor ang kanyang mukha. Masaya ako para sa iyo, sabi ng pastor. At sinisigurado ko sa iyo na ang taong nawala ng lahat ng bagay pero natira si Lord as more than enough for a great victory. Yun po ang sabi ng pastor. At ang sabi pa niya, kapag merong kang Diyos, merong kang higit pa sa sapat. Kapag ang Diyos ang iyong tibay at kasama mo bilang gabay, wala kang dapat ikatakot. Walang mga pangyayari na maaaring hadlangan ang kanyang pag-ibig. Walang lungkot na napakahirap para sa kanya na hindi kayang lampasan. Walang mahirap na gawain na hindi kayang tapusin. Kapag nadarama mo na napakalalim na hindi mo na kayang unawain o ipaliwanag ng salita o makapagsabi man, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan na kailangan mo. Siya ang nagkakaloob ngayon, bukas at lagi. At minamahal ka niya. Ilagay mo sa kanyang pangangalaga ang iyong buhay at magtiwala ka. Yun po ang payo ng pastor sa taong nasa trouble. Alam niyo, ang tanging kailangan lang ng gawin ng tao, ilagay natin ang pangangalaga sa Diyos dito sa buhay na to at magtiwala tayo. And I'm sure, lahat ng bagay nang pwede nating maranasan lalo na ngayon, magiging matagumpay tayo. Magiging kalakasan natin ng Panginoon. Mga kapatid, ang trouble in life, hindi yan mawawala. Part yan ang buhay Kristiyano. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 12, anyone who wants to live all out for Christ is in for a lot of trouble. Magtiwala ka lang sa kanya, kapatid. Ipaubaya mo ang buhay mo sa kanya. Sigurado, mararanasan mo siya bilang kanlungan, bilang lakas mo, bilang kaaliwan mo sa anumang sitwasyon ng buhay mo. Inaanyayahan ka ng Panginoon, yung pagtitiwala mo, ilagak mo sa kanya. At tiyak, anuman ang nararanasan mo ngayon sa buhay mo, kayang-kaya mo ito. Magtatagumpay ka sa lahat ng bagay. Magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo pong manalangin. Minsan pa, banal at dakila namin Diyos, salamat po sa oras na to. Salamat po sa iyo pong mga salita na nagbigay po sa amin, Panginoon, sa oras na to ng lakas ng loob upang magtagumpay kami, harapin ang mga sitwasyon na nandito sa aming kapaligiran, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, dahil sa aming pagtitiwala sa iyo, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming kaaliwan. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga buhay. Pagpalain mo po kami at ikaw po ang maparangalan.
Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at pakikinig ng mensahe ng Diyos sa umaga nito, sa araw pong ito. Muli po sa mga gumagamit po nito bilang pong live group sa kanilang tahanan, ay meron po tayong isang katanungan dito. Base sa napag-aralan natin ngayon, ano ang gagawin mo para maipakita mo sa Diyos ang pagtitiwala mo sa Kanya? So, yun lamang po. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Manatili po kayong ligtas sa kabila po ng ganitong karagayan. God bless you. Salamat po.